ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano ay balita, harap-harapang pangdededma ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte sa pool sa camera. Pero bago ang lahat, kumbaga... kung ating matatandaan noon sa panahon ng kampanyahan kung paano pakitunguhan at ligawan ng pamilyang Marcos si Vice President Sara Duterte para pumanig sa kanilang partido. Kahit na tila hindi sumang-ayon ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanila namang napagtagumpayan. At ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos makita sa videong in-upload ng Malacanang na kung saan sa pool sa camera ang tila harap-harapang pangdededma ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Huh? Na ayon sa ating mga kababayan, nagmistulang multo si Vice President Sara Duterte sa paningin ni Pangulong Bongbong Marcos matapos hindi nito pinansin ang Vice Presidente na naghihintay sa kanya. Marami tuloy ang nagtatanong, may hidwaan bang nangyayari? O ito na ba ang sinyalis para iwan na di umano ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin ang tensyong nangyayari sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos na sila naiipit si Vice President Sara Duterte. At sa kabila ng mga maanghang na salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte ay kailanman hindi nakialam. Kaya bakit ito ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte na isang pamamahiya at tila walang respeto sa isang tao na isa sa mga dahilan kung bakit siya naging Pangulo? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi nakakaawa kundi kahihiyan ng mga ginagawa sa bayan na wala silang kahihiyan. Vengeance in mind, said the Lord. VP is the real leader of this country. Love you, Madam VP. Kung totoo ang pangyayari nito, kabastusan sa panig ng mga Marcoses ang ginawang aksyon ng isang presidente sa kanyang Vice Presidente Sara Duterte. Gayon pa man, saludo ang mga Duterte family. Still very humble and more educated than the President. VP, sabi ko noon, mahirap sumuway sa magulang. Hindi mo pinapansin si tatay mo noon na kako dapat nag-iisda sa tatay mo at siya ang mas piyata. Okay lang, nandun pa rin kami, di nagbabago. Sa totoo lang, mas malakas si VP Sara sa'yo. Nag-unit team kami dahil kay Sara. Nakakadismaya talaga tong mag-asawa na to. Solid talaga mga walang utang na loob. Duterte pa din kami. Dapat manindigan na si Inday Sara. Masyado na siyang binabaliwala ng gobyerno ni Marcos. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi siya mananalo. Yan na ang good morning mga kayol. Ano yan ang karon sa itong programa? No, nga. Power, corruption versus corruption and ekonomiya. Sa dili pa nato sugdan, mga kaidol, para dili mo mo magsawa o magkapaminaw gyapon mo sa akong mga advice, akong mga padayag. Ado na may notification bell ya sa to ang sa kilid, no? Palihog ko subscribes. Dapat tayo mga comment. Palihog ko sa comment. Positive man nga comment o negative nga comment. Nadya. Share po ninyo kung gusto mo ma-share. Share niyo sa mga taong labuan sa inyo nga angay na to ipasibaw. Angay po na to ipakalat o paraghanin nga to ang mga programa. Unang-una mga kaidol, mag-greet sa kusong kugalingon, no? Happy birthday sa kugalingon. Hey. April 11 man ron. April 11, mami akong natawahan. Kita na ako niya sa akong profile. Ito yung kaidol, masuti yun sa sinuod. Tama rin yun sa isang suti din sa akong video na mga tinuod yun ang atong isuti. Kaya nangita ang tag bagong sistema sa itong pamulitika. Mga kaidol, happy birthday, Idol Joe. Salamat, salamat. Ay, nagandagan ang migrate, oh. Ay, sana ako ka-telepon.
Happy birthday, Bahay Lulu. Salamat kayo. Nang pinigit na kong kauban po sa drama ni Lino. Itong pamilya awayon. No? Happy birthday, boss. Okay. Salamat po kayo. Makaidol, no? Bago lang na itong video, no? Ang gibuhat sa mga administrasyon karon kay Bibi Sara, kita mag-ininyo. I-ininyo nga tumutumo kaya naman sa mundo ng social media karon. Itong ginatawag itong mga vlogs. Kung atong mapicturize mga kaidol, no? At gay picturize ba? Pugao na ito itong kagalingon. Pugao na itong utok. Kung sa'y dagan sa itong politika. Sakit kayo pangunawan mga kaidol. Ang dating best friend sa politika, kay tandem na sila. Mamamaling na itong unity. Karon, usan na po ka, makita na ito sila ng mortal na kaaway nyo. Which is, nakatag og implication sa usa ka tao sa pagtibok libutan ingon man sa mga Pinoy, no? Na nakatog embarrassment. Naka-embarrass ka ito sa itong kagulingan na naman. Kini matawahan niya itong pinili nga presidente o vice president. Pero karon na sila nag-away-away. Analisaron na ito mga kaidol. Unsa hinungdan? Ang hinungdan, korupsyon ng sistema. Tako lang paglantaw mo naman. Ako espira. Kung dili pa korupsyon, kaya kini mo ang usan mo ka unod sa mong korupsyon o sa ka punto sa mong korupsyon kini yung pagkahakog sa imuhang power, pagkahakog sa imuhang popularidad, pagkahakog sa imuhang paroglanan nga dili na kini mahutdan o na yun na nga naman tungod lagi kay wala tay balaod nga equality sa ato ang katungod sa siring sa maong kita sa gobyerno. Kaya ka maungin na, ay sinaturan. Kung wala kay, wala ka ma-involve sa maong sistema sa gobyerno, iyahay yung paniguro. Baog niya pa sa panarbaho. Kung na nga panarbaho ta, ako, actually frankly, experience na ko ni. Paniad to, sa 2000, nakatrod ko sa gobyerno ng trabaho sa lokal, no? From 2006 hantod 2015 ang akong panarbaho. Isip ko siya ka-casual. Naman na isang profile sa kuang profile sa kong Facebook. Tanawan ninyo. Isip ko siya ka-casual unya. Kuan, akong posisyon dito is dispatcher sa mga heavy equipments o usa ka ato fuel in charge sa maong syudad na diya panawan ninyo ako matarawa ko nga kaidol ningkamot yun ko nga hindi ko makabuhat o sala sa tinood lang wala ko kayo magabuhat na sala daghan kayo ako mga kapitan sa nidipinsa sa kuha sa mga panahon na kaya nga nagtabuan niya. Nakasugod kong trabaho isip po sa kamaong posisyon. 2006, no? Sa dua ka termino, 2006 hanggang 2015, nakasunod po ko sa gobyerno. Apan pag-abot ng 2015, January, namatay ang among mayor. O, namatay ang among mayor. So, pagkapatay sa mayor karon, aduna may mga kaisatol ng gobyerno, morning nalagi corruption style politics. Partisan, no? At doon ay tao nga gusto mong pulis sa komposisyon kaya nagtuo sila nga dagkong kita. Kaya naaman sa kotang dito ang mga panding. Ang panding din ako sa kung mga sakyanan nga igunitan sulod sa katuig. 28 million ang akong panding para sa ilang pisapiwi lang sa mga heavy equipment sama sa dump truck, bulldozer, backhoe, mga grader, tanan-tanan. 28 million wa pa ilabot ang accessories nila itong mga blades sa mga
grader o unsa pa mga roller sa mga bako, mga bakit. O ang fuel, sa fuel na mga kaidol. Busa, pagkapatay sa kay ako may gisagligan sa among mayor sa itong panahon na sa buhi pa. Nga ningon siyang ngayang, ningon ang ihang asawa nga, Joe, to madam, ayaw yun na ilag, ayaw yun pang ilabot niya kina ko kaya nang mong gulitan ng responsibilidad. Daghang yung kwarta niya. Ano siya? Nang tuumanggod siya nga ako, korap ko nga klase yung pagka-employee. Ginyan ako siyang asawa ni Mayor. Madam, dili na ko pagkanon akong kinabuhi sa kong pamilya nga binuang. Kaya sama rin ato sa indisyonan o dugo nga daot. Ay nga si Madam, sa ko, oh, hayak, mayo, mayo. Tutulad sa rin, tinuog yung istorya mga kaidol. Daga ng mga panahon mga kaidol, no? Daga ng mga, kung isulti, no? Pag-abot 2012, yun at panglimod, bisag inyo nang itis up, nagay yung mga picture, ano? Pag-abot 2012, mga kaidol, no? Isip ko sa ako ka-dispatcher sa mga heavy equipment. Isip ko sa ka fuel in charge sa itong gobyerno. Maulang niya, position 2 kamukha kong position mga kaidol. Isip ko sa ka-casual. Siyempre mga kaidol, sa akong sa sulod sa among syudad nga barangay, at nagpait na mi. Kaya nagsiging mag-ulan. Maglisod may kuha o graba. Labi na kung din sa side sa North Wing Gikan din sa barangay Dato Abdul padung dito sa barangay Katwalan o barangay Matibas, barangay sa Takus din sa Panabo City. Ako sa istorya yun ako ni pagkatoprangka ko. Kaya pag siya makadungog ito si up niyo kung ako mapinuti pinuod na ikaw mga kayo na ito po. Naglisod naman ang mamakasada niya magkuha mi og mga graba dito man sa mabuhay nga kwari. Kaya naman tayo kwari dito sa una. Pero pag magbihay mo itong mga kaidol, ang isa ka truck na among truck loads, usa lang ka trip sa krudo niya nga 60 liters. Mahal kay krudo itong mga panahon mga kaidol. Ang akong naman ko'y lote mga kaidol nga o isa ka hektarya niya ang sulod sa resources sa akong lote, isa ka hektarya, mountain mix. Kaya ang mountain mix, pwede po natin pang wana, pang graba sa mga kasada. Giantuan ko mga kaidol o leader niya, inubanan po sa pinakalabaw, karon nga matay naman sumatawhana to. Ginigusit ko mga kaidol, na bili ba daw idunit ang ako ang tuan, ako ang lote nga napalit. Puto mga kaidol, siyempre, tanaw na ako nga magluoy man pagka ako may dispatcher. Ako may magbuot o asa akong scheduling sa pagpagraba. So nagpait ba mong lugar labi nito San Roque. Akong barangay San Roque. Ang akong pari mga kaidol atong panahon na sa barangay San Roque. Doon na po dito. Ang accessible sa pagtambak sa mga kasada sa gobyerno. Barangay San Roque. Barangay Mabunaw. Barangay Katwalan. Barangay Latibas, barangay Santa Cruz, mura na duol-duol. So kung mag-grabe lang mi, kung dito mi makag-resources at kuang lote, posible nga dali na kayo ang mga human ng trabaho. So, pinag-isip ko lang mga kaidol. May bargain sila, may package deal sila sa kong mga gwapo nga package deal na mabot ng panahon ila kung kaya akong asawa mga kaidol. Kaya magpatong lote na mga kaidol nga napalit. Kita po ito sa kasawa sa abroad. Yung asawa itong panahon na napasa Dubai, United Arab Emirates. Ako nagpabilin din sa Panabo City. Na-hire mo ko ni Dipunto Usi Silbusa. Kaya naman tayo siya sa mga kailangan sakit. So, ang tabo, no? So, akong istorya na kasawa na i-donate ba na ito? Ningan ako kasawa nga ikaw good, ikaw may pabalong desisyon. Nakita mga kaidol, siyempre, kumanta, hindi makaya na akong nahuna-huna po na ako.
din ako ni Idunit. Sabagay, mamatay ta, dili magyapon ito na madala. Mana ni ato ni Idunit, ni akong anak, isarang pukabok, napamagpila yung property nga magamit. So, kung Idunit, mga kaidun, no? Nagbuhat ni kasulatan sa barangay. Una, dipirmahan ako. Dipirmahan sa kuwang, dipirmahan sa kapitan. Moto, jeep. Dihatag na ko dito sa among kinalabuan sa administrator. Takay na marunong administrator. Namatay naman ito karoon. Kaya nasakit sa COVID. Pagbalik na ako, nagigikan ako sa abroad. So, malang mga tabo. Pinirmahan na may. Napirmahan ako. Giguba na akong lote. Guba na. Idalaan ako dito grader. Idalaan ako bako. Idalaan ako tarantaran na makahimahimu ang kasada. Kaya doon naman po sa kalsada. Sa maong sa National ano, City Roads. Among gigidalaan ako mga tipo. Kalo sa Diyos mga ka-idol, dito doon ko nakakuha doon resources dito. Kaya naman ko igso na akong patali o pila, pila katak na truckloads. Kalo sa Diyos mga ka-idol, ay pag-uro man ito na abrihan, mga 2012, kalau sa Diyos, nakuhaan ko na akong luti dito o 248 katraks nga graba. Yan naman sa record, pahak ng luti mga kayo, wala na ko nang isa pa yan. Nagdagan ng mga panahon, siyempre, service yung pamantan, lantas gobyerno, ako lang itong hinanakusawa, nagpaabot na ko sa mong transaksyon nga. Kaya ang maging pakis din naman ito mga kayo, lili kumabro ito panahon na hanta. Ang pakis din naman, after mga pila ka bulan, buhatan ako ng kasulatan nga nako i-donate na sa kanya. Convert to plantilla. Nako i-plantilla na ilang ihatag sa kuha ng panarbaw sa gobyerno. Kaya lahat mong god ang kasual mga kaidol. Ang kasual o versus plantilla o kutriminos, ang plantilla, lifetime na ni mga panarbaw sa gobyerno until yung kahit ka moris na. Kung mga gulang na kayo hindi na kapwede marbaho. Retire. Whereas ang casual, anytime nga tanggalon ka kung lahat ng administrasyon, pwede ka matanggal. Sus, ba ko mga kailan, mahitabo, gusto kinabuhi. January ang sabot na mga sa mayor. Ipadali ang pa, liho ko, mangitaan ko yung pastada ng plantilla. So, itong panahon ng mga kailan, buwak ba mga naabdan magmalas. January 2015, namatay man ang akong mayor, nga ako ang amo. Dikober ang mga vice mayor. Pati na atat na kayo. Bulan yun sa Diyo. Bulan kong appointment. Wala na, gibikil ko sa vice mayor. Kaya mo din, gibikil ko. Kaya naman si tao nga iyang kinugos, iyang kinugos niya sa bunyag, ay sa kasal, papulihan sa ako ang mupulis ang pwesto. Iyang patawag. Kaya, Barbarida man ako pili Joe. Mayor, may buntag. Pagkakaroon, dili na ikaw ang namudala dito sa maong motorpool, isip po sa ka-dispatcher o fuel in charge. Kanay tao na akong i-assign. Ngayon ako sa mayor, ah, diba? Mayor, ako ipakita sa mga mayor. Kung saan niya mong kasulatan ng gibuhat ni Mani muna ni dating mayor Silbosa. Siya wala na kay labot ana. Di na ko man labot ana. Niho man ang sabot yon. Sa unta man patay naman ang mayor, dili na mahitabo. Sus mga kaidol dito ang itong panahon ng mga kaidol sa inyong di gusto. Marasat. Mao din yung gobyerno. Pagka kurap. Wala kay gibuhat ng mga lautan na gibuhat. Nag-donate pa ko sa kaluti, nga na kong kantidad ng luti. Panahon yung namatay na akong among labaw. Akong patong panahon na siya, vice mayor siya, mapunta akong amo. Moto mga kaidol ka anak ko. Moni kinin ko mga kaidol, no? Moni na tabo, iya po kayong daisara, no? Sakit kayo panginawan. Sige lang. Mauna ko na tabo mga kaidol. Mauna, nagpasiguro po. Ang kahigayunan o angkat ang kahigayunan nga nung nauna ni karon isip usap po ni ka idea usap po ni ka mission o vision na naka-cover ko man na lahat dapat taap na po ng mga pamaagi sa lain ng mga lugar ito pa naman mga kaedol ito na tanggal na dyan ko wala ko matanggal ni resign dyan ko kaya
nasakitan mo sa iyong gibuhat kay wala biya kay sayot ng gibuhat tungod lang sa partisan system, tungod lang sa mga politika na to nga tawagan lang nato ng mga kwan ba ng pabor-pabor nga kamag-anak mga kaliwat sa bintin mong katanami ang sakit pa niya itong mga ka-idol kaya ako loan sa Lisa is wala na ibayad-bayad kaya wala naman ko wala naman itabaho kaya nihawa naman ko kaya po kung nihawa naman ko so matataba pininabuhi lang ko ginagmay dire wala akong matrabaho sa gobyerno itong panahon na nga paano naman po siya dito nakabisa na nga makuha mo ko niya isip sa kahasban bisa moto ya kung i-apply i-apply ko nadawat lang ko siyempre kahit man lang gobyerno dito kaya di naman ingon nga pagkitaan pag gisod-lisoron ka basta kumplito lang ang dokumento natural muhatag magpabor ang gobyerno dito basta mahimo na kang usa ka legit dito nga sa imong bisa kaya kung masawa itong panahon ng mga dili pa ito siya kuan dual visa European visa pa siya dito tumain yung tabo nakalakaw ko mauto akong ipang explain sa inyo ha, nga ang gobyerno dito sa United Arab Emirates kaya ako manapuyan adun nagibahay kita ang mga tao taxpayer o ang gobyerno po sa Europe labi na sa Portugal kaya ako yun ang na-experience ako na napuyan ako oh, nakahatag ko dito tax naman ko yung NIP dito NIP NIF NIP napagadari ang numbers kong NIP sa ko ang wallet sa anytime mo balik ko dito balik ang transaction ako dito nga usap magbayad lang yan pong usama ang gobyerno sa tax based sa ako pong kita dito kung manarbaho ko so ano no sa mga kaidol nga kung ipagsulti mga kaidol tinuod na huwag atong sumidahon nahitabo ang kalisod sa kong kinabuhi dumitin sa korap ng sistema kung ato palang sistema mga kaidol no, aduna palang tay balaod nga ang tanang taxpayers na nagpuyo sa Pilipinas OFW ka man immigrants ka man kung katong mga pamilya sa mga citizen sa lain lasog na sama sa mga American citizen na adunation income sa kita sa gobyerno pinagi sa tax kaya ka ng mga tauhan na po contributor po ng tax sa para sa gobyerno sinsot ba aduna tay bargain ba nga na kaya naghatag mga kaog donasyon ng dagko o yata na ibalik ko siya para sa inyo ha ana ba so muna kung gusto matambok mga kayol para ang dilema likayan ning mga panginabuhi na ning ihay na lang siniguruhay diskarte magtukod-tukod na lang kagpaksyon-paksyon sa gobyerno paksyon-paksyon ng mga grupo kaya rin lang ka magkakwarta kay gamitin mo sa panahon sa pamulitika o kung kaya hanggang membro ano mga kaidol so salamat mga kaidol no sa sunod na po nga panahon ato na pong isikutan kaya itong isikutan ang kaluoy sa sistema ni Sara Duterte ni Marcos sa reputasyon so ako mga kaidol idol na ko na si Sara idol niya po na ko na si President Duterte kaya sa ko nang kasulti lagi sa akong mga vlog kanang papa ni President Duterte ay no President Marcos si Ferdinand Marcos Sr. mauna ang team leader sa akong amahan panahon sa guerrilla sa 1942 kaya kung papa guerrilla to yung sa pisa member to yan si Marcos major sa noong panahon sa kwampa siya sa usnagiliok pa siya sa atong gobyerno major siya sa Philippine Army pagira si Marcos ang ilang team leader sila guidan sila kay mga kwan man sila mga kwan man sila ka na mga guerrilla dili ingon yung sundalo pero guerrilla ba pero karoon ba nga so na sundalo yun apoy kapbo ano ba so na muna disulti sa kaman idol na ko naman ang dili ko pwede nga mulaban ng Lala Marcos di ba ta kay wala man tayo paboran kay wala man di naman taro nga kita yung politiko nga wala nagbinuang no wala ta kita di na ta kita kay sa ako lang kasulti lagi may kulianap ng korupsyon hinoon paborta sa mga
presidente nga maabutay, congressman nga maayong laki, congressman o senador nga may mga attorney nga maayong laki nga maumul og balaod nga ang tanan taxpayer sa Pilipinas, tanan tax contributor sa Pilipinas, gikan sa presidente, bisan pag nakas pangutong danan, presidente ka sa Pilipinas, senadors, congressmans, gobernadors, mga mayors, mga councilors, mga kapitans, tanan, adun na yung balaod nga ang taxpayer na to, tanan, bisag usa ka gamay nga pamilya, adun na yung share income kita po sa gobyerno sa pinagi sa tax. Mula na no ang atong ginakaw sa karon, murtag si Antonio Rubin Cano niya sila nagbalik niya itong ba-ba, sila nagbalik niya itong panultihon para pagsimata sa mga tanang katawhan na tulog sa maong sistema. Napiningon rin sa kuwanga sa chat ba, sa kuwang comment, na ang ako dong ginahimo, dili ginawa mahay tabo, na ma muna na ang dagan sa atong ekonomiya, muna na atong dagan sa atong palisiya. Ako pang sir, salamat kasi mong komento sir, no? Pero ako pang utan-on ta ka sir, nga nung miingon mga kagadili mahitabo, nga nung nahitabo man lagi ang Europe, nga nung nahitabo man ang Dubai, nga ang mga imaray sa Dubai na adun na yung share income dito sa ilang tax pinagi sa balaod ni Sheikh Maktoum bin Said Al Nahyan. Nga nung nahitabo man dito po sa Europe nga na-experience mo yun ako na munang ayaw pag negatibo sir, kabalo ko negatibo ka, duharay opsyon na na negatibo ka tungkol ka na discourage sa sistema o negatibo ka kay korap ka kay dili ka gusto na ay kausaban. Sana lang no, salamat kay Satan, good morning yung Idol Joe, paminaw na po sa sunod programa na to, sa sunod pan kay nakakommit na matanay nga dili na ito maglabay ni ining atong report, ining atong programa no. Bulahan tong tao mag bulahan ang tao nagpakabana sa tong nasod para bulahan pud ang atong tao nga ang atong ekonomiya sa tong nasod mulambo. Salamat kayo ug good morning sa inyong tanan. Bye bye na. Don't forget to subscribe sa akong YouTube channel. Salamat po.